kung aakyat ka, hindi naman siya diretsong-diretso yung pinto. Kasi nakalihis naman siya. Pero dahil sabi nga, kailangan may nakaharang para to make sure na hindi lahat ng papasok sa swerte, hindi rin lalabas sa CR. Yung, kung curious kayo sa mortgage or three-bedroom house dito, terrace house ang tawag dito sa UK, sa Scotland, ganito po ang bahay dito. Ito ay 160,000 pounds ang pinaka-total contract price niya. And nagbabayad kami dito ng 733 pounds per month. So guys, welcome back to my channel, and today we're going to tour you in our house, new house. It's not a new house already because it's been almost 6 months now. So someone asking me, Priber, kung ano yung tsura ng house dito sa UK, sa Scotland, na yung nakuha namin kapag yung mortgage. So, ali guys, tutor ko kayo sa aming bahay. So guys, ito, kami ay nasa pangalawang bahay na ito tinatawag na terrace house. So ito yung aming front yard. Ayan, obviously, nakapag-grass cap lang namin kasi ang bilis tumaas ng damo kapag spring and summer dito. So diba, ayan. Ito, sakupan namin siya guys. So itong support siya ng amin. So hanggang dyan at hanggang doon sa pangalawang pinto. So ito yung daan namin papunta dito sa main door. So, ito yung porch. May susi din yan kung gusto mo ilock. At ito yung porch namin. Dito namin nilalagay yung ibang shoes na madalas ginagamit. Tapos yan. Ito yung pinaka-main door. Ito yung tas. Ito, bigay ito ni Ate Tiray nung birthday ko, regalo niya. Kasi sa Chinese, kapag pareho magkatapat ayun yung kapitbahay namin. So, yung terrace house na tinatawag dito yung apat, dalawa, yun yung hindi siya detached or naka-detached siya sa apat. So, nasa pangalawa kami. So, ito yung main door at makikita mo sa main door namin ay yung naging altar ko siya. Ginawa siyang altar kasi yan yung pinaka-switch ng electricity or any ano. So, may cover siya. So, naging ano ka na lang siya, altar. Yan. Tapos, in this side, kapag sinara mo yung pinto, hindi siya diretso ang pinto sa hagdan. Makikita mo, meron other pinto doon. Yun, mama, itutur ko kayo doon sa second floor. Yun yung toilet. Yan. So, ito yung... Itong side na to, naka-ready siya kung... Gusto mong magkaroon ng second toilet here. Mayroon siyang nakaabang dyan. So, future pa yun. Masyado pang ano. So, yan yung aming pinaka hallway na maliit. Nandyan din yung ibang shoes at ibang gamit. Itong ilalim ng hagdan, may pinto siya dyan. Mayroon pang nilagay ko dyan yung ibang, parang storage din siya na maliit. Ayan, nabubuksan. Andyan yung ibang mga shoes, yung ibang, hindi ko nabubuksan kasi nakaharang yung gitara, nilagay nila. Lagi nilang nilalabas, kinagamit kasi nilalagay. So, it naglagay ako dito ng, kami ng, pag may mga bisita or kami, yung mga sabitan ng thermal namin, jacket, etc. So, ito may ilaw din ito dito. Ang kagandahan dito sa nakuha namin bahay, hindi siya, lahang daming ilaw. Ayan. Marami siya, may effect yung ilaw niya. And then, may ilaw din yan. Dito. Itong switch na to. Ayan. Tatlo. Itong ilaw sa porch. Ayan. Itong ilaw dito. At itong ilaw sa may hagdan. Ayan. Ayan. So, pagpasok mo may another pinto. Pero lagi bukas kasi lagi naman kami. Diyan pumapasok. So, ito. May pinto din siya. Pero nilagay ko kasi yung aking trainer. Bike trainers. O anong tawag nila dyan. Ayan. Pag nag-exercise. Ayan. Ito, kami na lang naglagay na to. Sabitan ng mga susi. Ayan. Ito yung pinakasala namin. Ayan. Sala namin, nabili lang namin ito ng second hand na 150. Ang laki niyan, may kasama pang dalawa. So, hindi na namin kinuha. Yun. Ayan ang pinakas, ano namin, yung carpet. Wood yung aming, floor.
Yan. Which is good kasi hindi mahirap linisin. So, bumili na lang kami ng carpet sa IKEA. So, ang dami na nitong napagdaanan ng aming... I mean, marami ng ayos ako nagawa dito sa sala namin kahit ganyan lang yan. So, ayan. Yung spring pink. Yan pa mga dati kong gamit sa kabilang bahay. Ayan. Ito, galing to kay Sis Jen. Thank you, thank you. Ang lampshade na Crystal Crystal. Ayan, gawa ko. Kung nakikita nyo sa mga vlog ko. Ayan. So, ito, nabili lang rin namin ito ng second hand. Halos lahat actually dito second hand or pre na binigay lang sa gamit namin. Kasi, mas makakamura pa. At tapos, ito ay kulay wood na parang basta wood siya na kulay yellow or cream or ganito, cream. Bumili na lang ng varnish si Jason para pumuntay siya dito sa aming TV. Ito ay ano na, built-in na. Nandito na siya. So, hindi na siya may isad kahit anong gusto kong gawin. Nahilig ko pa naman mag-iisad-isad. Mag-iba-iba na position. But this one, hindi ko na siya magagalaw. Unless siguro kunin nakapako na to dito. So, matrabaho. So, yan. Yan yung aming pinakasala. Tapos, yan yung galing sa porch. Ayan yung ilaw dito. Makikita mo, tatlong kulay. White, yellow, whiter, at medyo dim. Ayun, dim yung kanina pala. So, yan. Yan yung aming sala. Tapos ito, ang pinakabago lang actually dito, ayan, ay itong TV. Hulugan pa namin yan. Kasi, yan lang yung binili talaga namin bago dito sa bahay. Kasi mahilig manood ng TV, ng movie, ng Netflix, si Jason. Tapos parang pinaka-family bonding namin. Yan. Tapos ito, ang tagal na to, binigay ni Sis Jen, ilang taon na sa amin. At ni Alan. Yung kanyang ano. And then ito, match ito, at saka itong mesa. Yan, sa marketplace lang rin sa Facebook, binili namin ng, I think, 100? 100. I think, sobrang tibay. 150 yata nila ito binibenta. Nakahingian ko ng tawad ng 100. And then this one, binibenta nila 50. Hindi ito kasama dapat kasi hindi ko naman alam. Sabi nila, nung may-ari, baka gusto ko na rin bilhin kasi nagpalit sila ng team ng bahay nila. So, ayan, sabi ko, sige ko, ibibigay nila ng 30 pounds. Sige, kukunin ko na lang rin. And yun, lucky binigay niya ng 30. So, 130 siya. Yan, tapos yan, yung salamin. At yung salamin na to ay may nagtapon na sa kabilang bahay. Sabi ni Mars Joy, baka gusto ko. Kasi sila pag nagpapalit ng team, talagang tapon lang nila, lagay lang nila sa labas. Tapos kung gusto mo, pwede mong kunin sa dyan. And then yung iba, ito pala, galing kay Sis Leia, galing pa niyang Dubai, at hindi bagay yata doon sa bahay nila. Sabi niya sa akin, kung gusto ko daw. Sabi ko, why not, di ba? So, may sentimental value sa kanya to. So, sinama ko, dinala ko pa rin dito. Ang tagal na to, actually, na binigay niya itong side table na ito dito sa sala. So, hindi ko siya maitapon kasi binavalue ko yung mga nagbibigay sa akin. Ayan. Ito naman ang tagal na sa IKEA. Kung nakikita niyo sa mga vlog ko, ang tagal na ito nung doon. At ayan, ang dami ko ng mga halaman dahil marami na akong... ito pika, ito ni ate, ni Ate Tiraiden. Gift niya sa akin. Ayan. Ayun, ang dami. So, dumadami na ang aking halaman dito. Plantita. Ayan. At may portable heater ako kapag winter. Nakapag... kulang sa akin yung heater. Ayan. Meron akong sa'yo yung nakatutok sa akin. So, ito yung pinaka-dining area. Nakakonect siya dito. Wala siyang separator sa living room. At saka sa dining. So, ayan na yung pinaka-dining. Nakailang beses na rin umikot yung mesa na yan. Na naging dito dayan. Tapos ito nandun. Tapos nandun pahaba. So, marami na siya mapagdaanan sa loob ng mag-aanim na buwan. And then, ito galing sa bigay ng boss ni Jason.
Ayan sa office nila. Ito, dati na to dito. At ito, ibigay ni Ate Marie Chris. Ayan. Lampshade din dito sa, ano, sa dining. Ayan. Ito, bigay ni sis Ludes ng birthday ko. Gift niya. Ayan. So, ito yung dining area. Ito yung living room. At punta tayo sa kusina. May pinto din siya. Ayan. May gusto mong maamoy yung mga pinagluluto mo dyan. Ayan, sara mo. So, ito yung kusina. Yung heater niya. Ayan, ito yung fridge namin. Ayan, kung makikita mo. Ayan. Meron siyang mga cupboards. Ayan. Andyan yung mga plato. Ayan. Yung, ayan. So, ayan ang aming sink, kitchen sink. Ayan. At ito, bigay ni Ate Chris ng birthday ko, gift niya. Thank you, thank you. Dahil mahilig mag-copy si Jason, ayan, binilang ko na siya. Bumili na siya, matagal na pala. So, ito, ayan. Coffee machine, ayan. Ito yung natuan namin. Ayan. May cupboard din, ng mga, ano. So, yung pinaka-oven. Built-in na, nung nabili namin siya. Kasama na siya dyan. So, ganun lang. So, punta tayo sa taas. So, balik tayo. So, yan. Pabalik lang tayo. Punta tayo sa taas. Ito, dito tayo sa taas. Yan. Kung aakyat ka, hindi naman siya diretsyong-diretsyo yung pinto. Kasi nakalihis naman siya. Pero, dahil sabi nga, kailangan may nakaharang para to make sure na hindi lahat ng papasok ng swerte, hindi rin lalabas sa CR. Ayan. Naglagay tayo ng, sabi na titiray, it's either plant. Pero ba, bago pa sinabi na titiray, nilagay ko na talaga yan dyan. It's either mirror, plant, kasi naririnig ko sa Chinese nga yan. Ganun. Mirror or plants or something na maka harang nung mga swerte mo para malabas din ng CR. Kasi yun, ganun daw yun kasi. So, ito yung pinaka-CR namin. Yan, ito yung salamin. Maglagay ako ng, dati pag galing sa kabilang bahay ito. Binili rin ng IKEA. Yan. Kasi mahilig mag, ano si Lance. Hindi sa mukha niya. Yan. Ito ay parang medicine, ano, kit. Nandyan. Yan ang aming mga ano. So, yun ang bulaklak na na-over na yata. So, yun ang aming kitchen, bowl, tissue, ito yung shower, bathtub. Yan. Yun. Yan. Ito yung shower. So, bumili kami ng ganito kasi para hindi mabasa kasi nagbabasa din. Pero ito lang talaga yung nandyan. Naglagay na lang kami nyan ng shower curtains kasi pag naliligo para hindi matalsik yung tubig. And then, bumili kami ng dehumidifier. Ayan. Para, okay. Tapos, next tayo. Ayan, at ganito yung pinto ni Luke kasi, ito kay Luke ay, ang dami niya dinikit-dikit dito. Na kung ano-ano, tinanggal ko na. So, ilang ayusin ulit yung pinto. Hindi, okay naman yung pintura lang. So, ito yung pinaka-room ni Luke. Pagpasok mo, nabago ko na yung ayos din. Dati hindi ganito. Kasi, kailangan kong ilagay yung aking para may space ako. Ito yung pinaka area ko. Yung couch na connect. hindi ko masya dun sa, ano, sobrang laki kasi yung couch namin. Sala. Naupuan dun. So, dito ko nilagay yung itong isa. Para yung mga bata, pag may bisita kami, mga anak ng mga kaibigan ko, gusto lagi dito din, sa kwarto nilo. Kaya may upuan sila. Yan. Kaya may mga upuan dito sila nag-hang out. Yan, kapag may ano dito. Tapos ito yung pinaka-kama ni Luke. Ayan. Tapos dito kami nagsasampay kapag umuulan. Naka-ready lang lagi na malapit sa heater para mabilis matuyo. Yan. At ito yung pinaka-cabinet ni Luke. Ayan. Nakalahati lang yung kanya dahil yung kalahati. Dito ko nilagay ang aming mga thermal. At mga bags ko. At bag nila rin yan. So, ito yung pinaka-study table niya. Andun, may table din siya maliit. Ito yung, bali dalawang bintana ang nandito sa kanya. Ayan. Nakikita mo dyan yung backyard.
namin at ng kapitbahay. Ayan. Buksan nga pala natin dahil umaga na. Ayan. Tapos, andyan yung pinaka-study table niya. And then, ito yung piano niya. Ayan. Ito yung piano niya. Yung damit na pang tulog niya. Andyan. Kung gusto niya yung piano, andyan. Yung pinaka-piano niya. Ayan. So, ganito lang. Sarili kong space. Ayan. At yung kanyang kwarto. And then, punta naman tayo sa pinaka second room ay yung aming room. Siyempre. So, pagpasok mo, andito yung cabinet namin na may built-in na mirror. Ayan, ito yung pinakagustong-gusto namin. Ayan. Tapos, kama namin, ang tulog ko, kapag nilalamig lang ako, inaano ko lang siya. Dinodoble. Ayan. Kasi nilalamig pa rin ako hanggang ngayon. Pag umuulan, kahit spring na. Yan. So, ganyan lang kasimple yung aming kwarto. And then, yung lumang TV namin, hindi ko pinatapon kasi minsan, dito naglalaro si Jason. Nagagamit niya sa PS3 niya. Ayan. Tapos yung pinaka maliit lang namin na salamin din namin yung dating sa CR namin, kung naaalala nyo. And then, may heater kasi dito. Ayan. So, pag isa rin sa ginagawa namin sampayin kapag umuulan or winter, ayan, dyan kami nagsasampay. So, bali dalawa, yung kailo at saka yung dito sa aming kwarto. Ayan. Ito yung aking mga paripernalia namin ni Jason. So, ganun lang ka. Malaki naman siya kung tutusin kasi double bed naman siya. May space. Ayan. Okay na siya. Happy ako sa room namin. And then, yung third room ay yung kay Lance. Ayan. Eto, lumaki na siya tingnan lalo kasi nilipat niya yung cabinet niya dito sa bandang lunan niya. So, kaya ang laki tingnan na. Or, lumaki yung space niya. Which is, lumaki talaga para sa kanya at maliwalas. So, ito yung room ni Lance at dito siya nag-workout. Yan, pag gusto niyang galing sa gym. Kasi nag-workout na siya. Every 6 times a week na siyang nag-gym. Tapos tinutuloy niya sa gabi. So, ganun lang kasimple yung second floor. So, yan ang 3 bedroom and toilet, guys. So, ngayon ipapakita ko naman yung attic. Ito, lagi kami nandito yung panungkit ng para ma-open mo yung, makuha mo yung hagdan. So, sila kaya nila abutin ako, hindi. So, kailangan ko nakupuan. Para mo pakita ko. Yan yung pinaka-attic. Nasa gitna siya ng hallway nitong second floor. Bubuksan ko ito. Bubuksan mo lang siya ng ganyan. Yan yung attic. And then, yung panungkit, kakilanganin natin para mababa yung hagdan. So, yan yung hagdan pocket. So, akit ka lang dyan. Ito yung pinaka-atik. Tapos, madilim. Kasi, kailangan mo siya buksan. Yung ilaw siya. Buksan natin yung ilaw. So, yan. Yan yung pinaka-atik. Nandito namin nilagay yung mga ibang bagahe. Tapos, ayan. Gusto mo siya. May floor siya, pero may carpet pa doon naka-ready. So, hindi pa namin siya maasikaso. May mga ilaw. Ayan. Pwede siyang maging kwarto din kung ayusin talaga. Kasi ang laki niya. Lahat ng yung floor ng buong bahay, ganun siya kalaki. Ganun siya kalawak. So far, ganyan lang muna siya. Hayaan mo na namin kasi wala pa rin naman kaming time ayusin. Yung mga
maleta na lang muna ilalagay dyan. Tsaka mga ibang hindi pa kailangan. Yung hindi agad-agad kailangan gamitin. So, ito yung ilaw. Kailangan natin patayin. Yeah. So, yan na yung atik. Ito yung baba. Atik. So, kailangan lang talaga siyang balik. Tapos, ibabalik lang siya. So, yan guys, yung aming attic. So, pakita ko sa inyo yung garden or backyard namin. So, baba tayo. Baba sa inyo. Ayan, ito na yung mga progress sa garden. Ayan, pag dito sa kusina yung daan nun. Ay, ayan. So, silaw kasi matas ang araw ngayon. Ayan yung pag gusto mo magdilig siya yung mga halaman, may naka-ready siya tubig dyan or grito. Ito yung ginamit namin nung birthday ko na which is stay ko na dyan pinawin una kasi maganda naman siya tingnan. May naka-cover para pag sobrang init at maulan yung aming mesang nabili. Tapos doon yan. Yung swing namin. Yan yung swing. Naka-cover din. Yung isa pa kaming yung mesa at tutuan. Kinover din namin. At itong bagong pinagkakaabala nila kahapon na hindi yung kanilang ring magdama. So, ito lang. Ito yung pinaka-backer namin. Tapos itong greenhouse na ito, ay iniwan na lang siya or parang bigay na lang siya nung may-ari sa amin. Hindi na nila dinala. Sinalaman niya, mahilig din naman ako sa halaman. So, isa yan sa mga na. Bubuksan ko. So, yan. Yan ang pinaka-laman ng greenhouse na glass house pala. So, kinuberan ko siya kasi namamatay yung aking mga bulaklak o sa sobrang, hindi naman mainit, hindi ko alam kung bakit heat wave niya sa kanila, siguro dahil galing sila sa malamig. So, nilagyan ko siya ng cover yung pinakabubong. Buti na lang yung mga ganito ko hindi ko tinapon. Heat wave sila ng kahit 20 degree pa lang yung Samantala ko, sarap na ako nun. Ayan. Ito yung dati na mga halaman na nandito. Yung barbecue, yung aming bike. Tapos ito ay dati na rin. Iniwan na nila kasi. Tuma na rin. Dito na rin nilagay yung mga upuan na ng mesa. Ayan. 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 Ayan ang laman nito. Nandito ko rin nilagay yung Christmas tree namin, yung table na pwedeng gamitin, yung log na na nandito. So, yan. Yun ang laman ng storage na to. So, ito yung pinakasampayan namin dito kapag maaraw. Natutupi o nabubuka mo siya kung gusto mo magsampay. At ito yung basurahan namin na naka-separate. Kailangan naka-separate yung parang pagkain na and then mga general waste, tapos yung mga karton.
yung bote at saka plastic yung recyclable, yung gray. So ito naman ay yung pinaka exit or storage din siya na pwedeng daanan mo kung ayaw mong dumaan dun sa kabila. So may ilaw din siya. Ayan, dito yung ibang mga tools, yung ibang ibang hindi pa na hindi nakasya doon. Yung hindi gagamitin agad-agad. Dito yung parasol, din na nalagay. Ano pa bang nandito? Ayan, mga tools nila Jason. Tapos, yun din yun. Exit din. Tapos may cabinet din siya. Yung gamit nila sa trabaho. Andiyan, ayan yung cabinet. Tapos ito yung ito na yun, labas na. Ay, wait. Ano pa pala? Ang dami salahan. Yun. So, ito na. Labas na siya dun sa pinaka-print namin. Yan. So, dito na. Yan po yung ano. Ito na yung dati. Parang rose na dati na siyang ganyan dyan. Ito, malapit na rin siya. Ang bumuka. Basta itong halaman na to, ang ganda kapag nag-bloom na kayo sa super ganda. So, ito na. Ito na yung pinaka-bottom mo. Hanggang dito. Tapos kapitbahay ko na yan. Kapitbahay ko na. Yung sa kabila. Yan. Ganun lang siya. So, yan guys. Obviously, nandito ako sa sala namin. At yun yung kung curious kayo sa mortgage o 3-bedroom house dito, terrace house ang tawag dito sa UK, sa Scotland. Ganito po ang bahay dito pag gusto mong bumili. Pero ito ay, bali, second hand na kami na ano, kasi mas mura siya. Pero kung gusto mo ng brand new talaga, mas double yung price, ito ay 160,000 pounds ang pinaka total contract price niya. And nagbabayad kami dito ng 733 pounds per month. Sa next vlog ko, sasabihin ko sa inyo kung paano makabili or mag-mortgage instead of renting. Kasi mas practical yung nagbabayad ka na bahay mo na, unlike sa nagre-rent ka. Kung meron ka namang chance, bakit hindi mo siya gawin? Kasi mas practical talaga siya, guys. Dahil kahit anong gawin mo sa bahay mo, magagawa mo. Unlike pag nagre-rent ka lang, babayaran mo pa, papaalam mo kung gagawin mo, hindi pwedeng galawin, hindi ano. Ang dami kang pwedeng hindi gawin kapag nagre-rent ka. At the same time, sayang yung time na na tumatakbo every year na hindi mo na nagiging, hindi naman iyo yung bahay. Unlike pag nagbabayad ka na, nag-mortgage ka, ilang taon, iyo na yung bahay, di ba? At nagmamahal yung ano, ang bahay, ang mortgage yearly. So, why not? If you have a chance, mag-mortgage ka na lang kaysa mag-rent. So, yun. So, at sabi ko nga kanina, kung gusto mo ng brand new talaga na ikaw yung first hand owner ng bahay na yon, double the price, meron silang 200 plus. Of course, kung may makukuha ka siguro 150 studio type, 1 bedroom, 3 bedroom. Pero kung 3 bedroom, 160 na sa 250 plus to 350 ang makukuha mong bahay at detached pa. So, nasa age na rin kami 40, so ito okay na sa amin to. Dahil baka yung mga anak namin, kumuha rin ng sarili ng bahay or gusto nila dito at kung ayaw nila, pwede naman nila ibenta itong pagtanda namin o ano, dahil meron, gusto namin, may iba naman kami plan ng asawa ko pag tumanda na kami. So, yun guys, yung house tour ko sa inyo ng 3-bedroom house, terrace house dito sa Scotland, UK. Sana magkaroon kayo ng idea, lalo na sa mga bago dito sa UK, sa Scotland, kung ano yung tsura ng bahay. Hindi naman lahat ganito, pero karamihan guys, ganito ang 3-bedroom house. So, yung iba may separator lang sa dining and living room. So, hindi pa ako tapos. No? Ang dami ko sana ng kwento, pero next time na lang. So, ito house tour lang muna. Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe, like, comment down below. Kung meron kayong suggestion or na gusto yung i-vlog ko, comment down below. And then, to try kong gawin. And then, para magkaroon kayo ng idea or tips, pag lalo na kung bago kayo dito sa UK, Scotland. Scotland, UK.
And please do subscribe, hindi ka ba nakasubscribe guys, and click the bell para notified ka sa aking lahat ng mga videos in the future. Thank you guys for watching. God bless you and spread love, not hate. Bye-bye.